Video ay magre-repa tayo ng aking mga panda plant na pinropagate. Inilagay ko na kasi sila dito before, guys, pero ililipat ko ulit siya kasi sikip na. Sikip na, guys, kasi yung mga ibang tomentosas ko dito o yung mga kalanchoe ko ay pinropagate ko na din. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba sila pinopropagate. Super easy lang neto, guys. Alagaan sina panda plant, sina cinnamon, sina choco soldier, sina Napoleon's hat. Meron dito ang mga hindi belong sa tomentosas group or variety or sa kalanchoe. Pero, inilagay ko na rin sila dito, guys, kasi may far-far yan or may mga balahibo-balahibo yan. Katulad ni beers po, ayan no, variegated beers po yan, guys. Meron naman dito hindi variegated. Ganito yung itsura niya, guys. Light green ang color niya, na ang tip niya ay may pagka-red din. Pero since ito ay hindi siya na i-stress ng gaano kasi malamig na dito sa amin, guys. Etong isa meron na siyang ano, eh, mga red tips. Ayan o. Ating mga beers po kasi ay lagasin siya sa biyahe. So, ang ginawa ko, nung nag-order ako sa Benguet ng mga ganito, as in todo laga siya talaga, kahit na pagdating sa inyo is healthy-healthy yung mga beers po nyo, manlalagas po siya agad pagkatanim. So, ibig sabihin, nag-a-adjust siya sa bagong pating mix nila, pero yung mga nanlalagas, guys, na mga daliri nila, yung mga nanlalagas, guys, na dahon, wag na wag nyong itatapon kasi hindi po siya tuyo, hindi siya mashy. So, parang sensitive lang siya sa biyahe or sensitive siya pag inaprut nyo. Kaya, yung mga nanlalagas na yon, ipapatong nyo lang siya sa potting mix. And then, hayaan nyo siya. Wag nyo siyang pakialman. After 3 weeks, makikita nyo may mga tubo na sila na babies. So, meron ako dito na ano, ipakita ko lang sa inyo. Meron ako dito, ayan guys, so putol na yan. Ipinatong ko lang siya dyan sa kanyang tabi. And then, nagkaroon na siya ng baby, ayan o. Madali rin siyang alagaan. Basta ang gusto ng ating mga tomentosas, ito guys, actually, hindi naman talaga siya tomentosa. Cotyledon family po siya. Isinama ko na nga lang po kasi mabalahibo siya. Yung aking mga mababalahibong babies dito ay nakalagay lang siya sa filtered sun. Huwag nyo siyang ifu-full sun kasi bukod sa manlalagas siya, yan po ay papayat. Yung ating mga panda plants, yung mga tomentosa variety natin o yung mga kalanchoe natin, hindi sila mahirap alagaan. As long na ang gagamitin mong potting mix sa kanila ay medyo gritty or yung sa iba, guys, naglalagay sila ng carbonized rice hull or rice hull lang. Kahit hindi siya sunog na ipa, yun yung nilalagay nila sa mga, hindi ko alam kung anong lugar yun, pero malalamig na lugar yun, guys. Hindi siya sa ibang bansa. Parang sa La Union, guys, ang nilalagay nila is carbonized rice hull and pumice and soil. Pero buhay na buhay pa rin po sila dahil ang tataba po ng kanilang mga halaman. So, bakit ko ba ito bibigyan ng care tips today? Kasi po magre-replant ako or magre-repot na ako. Meron na akong mga na-propagate before. Meron na akong ni-repot before. Eto guys, si Choco Soldier before kasi ay napakahaba niya. So ang ginawa ko ay pinutulan ko siya or kinat ko siya sa kalahate. So ayan na guys, nag-i-start nang tumubo yung mga babies niya. Ayan. Tapos may ugat siya dun sa ilalim. Meron din po siyang babies na tumutubo dito sa isang dahon na yan. Ayan guys, oh. At ang kaputol niya ay buhay na. Eto na siya. Meron na rin po siyang lumalaking baby sa gilid, si Choco Soldier. Ayan. Ganito yung itsura niya. Yung kanyang tip or yung mga tip ng ating Choco Soldier is brown na brown or dark brown. Pero dito naman sa cinnamon ay dark brown yung buong dahon niya. So, iriripat ko rin siya, guys, kasi parang slow grower ba si cinnamon? I don't know. Kasi ang tagal na neto sa akin, pero konti pa lang yung inilalaki niya. Ganyan yung itsura ng ating cinnamon. Dark brown po siya. Ayan.
meron akong pinopropagate na cinnamon. Bihira sa ating mga panda plant or yung mga tomentosa variety, mga kalanchue na ang nagro-root rot sila or nag-stem rot. So, yung nakaraan guys, siguro nung nabili ko siya ay hindi siya talaga ganun ka-healthy. Kasi mga ilang linggo lang sa akin, nakita ko namamatay na siya. Hindi naman siya naka-full sun dahil alam ko na hindi pinu-full sun or hindi ko pinu-full sun ang aking mga mababalahibong halaman. Pero sa iba, pinu-full sun nila yung kanilang mga tomentosas dahil malamig po sa lugar nila. Dito sa amin, malamig, mainit, malamig, mainit. So, eto guys, yung aking nasa Salba na leaves, 2, 4, 6 pieces po siya na cinnamon. Hindi ko na siya sisilipin guys kasi kahapon, nakita ko siya agad. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung isang piraso or binunot ko at meron na po siyang babies at ugat. Hindi ko na lang siya tatanggalin kasi baka magtampo ulit, pero meron na siyang ugat. Ang inilagay ko ditong potting mix ay gritty. Yung aking DIY soil mix na nagtry ako ng may lava rock, humis, vermiculite, perlite, vermicast, carbonized rizal. Ayun, pinaghalo-halo ko yun guys kasi diba before binigyan tayo ni Macetera ng mga products nila. So ayun, DIY ako. At okay naman sila. Ito naman si Napoleon's hat. Dalawa yung kanyang pinutulan. At meron na po siyang babies na tumutubo dito sa gilid. Ayan guys, hindi ko alam kung makikita nyo pero may mga babies na po na tumutubo dito sa gilid at saka dito sa ilalim. Ayan po, yung may bumubukol na yan. Siyempre, bored ang lola nyo. Kaya walang ginawa kundi magpropagate. At eto na po yung dalawang kinat ko. Buhay na rin po siya. 1 and 2. Tapos, ang ginawa ko guys sa kanila, since nakinat ko, nilagyan ko na sila ng date kung kailan ko ba sila ikinat. Ayan po siya. Noong August 20 ko po sila kinat at ang bilis nilang makarecover. Nagkakaroon na rin sila ng roots. Eto naman guys, yung bagong-bago sa aking mga kinokolekt na tomentosa, si Teddy Bear. Kasi tuwang-tuwa ako sa kanya. Ang bilis lang kasing maka-adjust nito. Since na meron akong premium na potting mix galing kay Macetera, yun yung inilagay ko sa kanya. Pero hindi nyo kailangan bumili ng mga mamahaling potting mix or pang potting mix sa kanila or pang soil mix sa kanila. Kasi po pwede nyo naman pong gawin niya ng DIY. Po pwedeng carbonized rice hull, po pwedeng vermicast, basta laging may pumice. Kailangan gritty at well-drained para hindi na i-stack sa kanilang roots yung mga water. Hindi nila gusto ng laging moist yung kanilang mga potting mix. So, eto guys, ay noong August 28 ko nabili at meron na po siyang roots. Binunot ko siya guys kagabi, yung isang peraso. At ang kapal na ng roots nila, hindi ko mapapakita sa inyo guys kasi baka magtampo. May umuusbong siya na bagong baby. Ngayon, ang gagawin natin, eto yung aking isa rin sa... Ay! Eto pa yung isa kong tomentosa na napakabait sa akin. Pumayat siya kasi tinry kong i-full sun. Kaya ang ginawa ko, dilipat ko ulit sila dito. After 2 weeks ko silang i-full sun at okay na ulit sila. Tumataba. Hindi ko pa lang sila ikakat kasi okay naman. Maganda pa rin sila at hindi pa naman sila tumataas ng sobrang taas. After nito guys, mga ilang buwan po pwede ko ulit siyang ikat. Kasi eto guys yung maganda pag nagka-cut kayo ng mga succulents nyo or ang tawag ko sa kanila ay pugot. Pinupugot ko sila kasi gusto ko na mag-clump sila or clustered. Yung tipong pag pinutol mo sila ay may lalabas dyan na mga baby sa mga gilid-gilid nila, pati doon sa pinagputulan nila, hindi lang isa, hindi dalawa. Minsan marami yung mga lumalabas na baby sa kanila. So yun yung kagandahan kung bakit ba ang hilig-hilig kong magpugot dito sa aking mga succulents. Hindi ko pa na-try magpugot ng maaarte kong halaman guys kasi mamamatay po yan. Dito lang ako malakas ang loob na pugutin sa mga hindi ko maaarteng halaman. Kahit nga to ang ating mga tomentosa, hindi nila kailangan ng extra attention. Hayaan mo lang siya dyan. Huwag mo silang hawak-hawakan, diligan once a week o yung preferred na dilig nyo sa kanila every 4 days, every 3 days. Kasi ako guys, once a week lang ako nagdidilig sa kanila. Etong mga to na i-re-repot natin ay ano to, mga propagate ko true leaves, hindi sila true cutting. So, mag-start na tayong mag-repot. Ang gagamitin kong potting mix sa kanila ay itong binigay pa sa akin ni Macetera before. May natitira pa akong dalawang
plastic or dalawang balot. So, ito yung coarse grade, yung mas malalaki na parang corn size. And then, ito yung munggu size. So, ito yung ilalagay ko sa pinakailalim para hindi siya agad-agad matatapon. Doon, nilagyan ko na sila ng mesh tape dyan. Pero, mas maganda pa rin yung pinakailalim. Lalagyan ko ng ganito. And then, saka ko sila bubudburan. Ayan. Makikita nyo na sobrang healthy ng aking mga panda plants na pinropagate dahil meron siya mga ugat-ugat na dyan, oh. Mga white, white, white na ugat. And then, itong nalaglag or nalagas na to, dapat hindi natin siya itatapon dahil tutubo po yan. Ilagay lang natin sa pagtataniman natin. Ayan. Ang dami nating ihiwa-hiwalay para marami sila tingnan. Tapos, ito yung pinakamalaki ko. Ito yung mga nauna kong pinropagate, tapos pinagsama-sama ko na lang sila. Nung una, dahil sa kasipagan ko, pinagsama-sama ko para magka-club sila. Kaya lang naisip ko na kulang na ako sa space, so ihiwalay-hiwalay ko ulit sila. Ang gulo lang. Pero nakailang buwan naman na to dito sa lagayan na yan. Kaya okay lang. Maglagay lang tayo. Hindi ko na ini-air dry guys yung mga halaman ko na matagal na sa akin kasi subuko na sila. Ang mga ini-air dry ko lang po ay yung mga galing sa Benguet, sa garden shop. Yan po yung madalas kong ini-air dry. Pero yung mga Korean succulents, hindi ko na rin sila ini-air dry kasi 2 weeks na yung naka-air dry sa ibang bansa bago yan ipadala dito. Again guys, pwede kayong gumamit ng inyong DIY potting mix. Ngayon kasi, yung nagawa kong potting mix ay pang Howorthia. So, ibig sabihin, greeting-greety guys yung ginawa ko. Ang inilalagay ko kasi guys dun sa aking mga Howorthia na potting mix ay yung mga lava rock, vermicast, vermiculite, mga DIY ko din yun guys. Kasi yung iba ko naman dyan na mga Howorthia ay hindi naman sila maarte. Ang inilagay ko lang dyan ay CNS soil mix. Nag-e-experiment lang po ako. Dito sa mga pinropagate ko guys, hindi ko sila dinidiliga ng once a week. So, once in 2 weeks ko sila dinidiliga. Kasi napansin ko, noong nagkaroon ako ng pinropagate na panda plant din, dinidiligan ko sila ng once a week pero nalulusaw sila. So, every 2 weeks dinidiligan ko sila. Konti lang. Enough lang para ma-moist yung kanilang potting mix. Ganito ang mag-propagate true leaves. Kukuha lang ako dito sa pinaka ilalim ng dahon. And then, pwede mo siyang gupitin sa gitna. Huwag nyo siyang titigan ng titigan. Baka kasi mainip kayo guys na ay hindi pa tumutubo, ay hindi pa siya nagkakaugat. Guys, pag ipinatong nyo siya sa isang potting mix, example, ipinatong nyo siya dito, hindi siya katulad ng ibang succulents na yung ibang ugat ay lumalabas pataas. Eto guys, ang ugat niya, pag once na ipinatong mo, hindi siya lalabas. Doon siya sa ilalim, magkakaugat. 2 weeks to 3 weeks, magkakaugat na siya. So, ipatong na natin dito yan. Dahil hindi ko naman siya papaarawan. Dahil babies pa to guys eh. Naka-bright shaded lang dapat tong ganito kaliliit. Kasi pag yan ay ifinol filtered mo, tapos mainit, malulusaw siya. Mamamatay, matutuyo. Kahit na maganda yung kanyang ugat. Eto na guys, yung mga naripat kong panda plant ko. At eto pa yung kanilang iba-ibang variety. Yung mga kutili doon ko dito ay nandito sa kabilang gilid. Wala lang, pinakita ko lang sa inyo kasi parang belong sila dito kasi may mga balahibo-balahibo yan guys. Yan yung mga gusto ko ngayon sa mga collections ko. Actually, hindi pa naman kompleto tong mga tomentosas ko pero paunti-unti lang. Pagdating sa sun exposure neto guys, lalo na sa pagkakaripat pa lang ninyo sa kanila, well, kung ang iniripat nyo ay yung mga old plants nyo or yung mga old panda plants nyo, po pwede nyo naman silang isabak agad sa bright shaded area or dun sa morning sun. Kasi stable naman na yan sa inyo, niripat nyo lang. Kaya lang, magbaback to zero lang tayo sa kanila ng pagdidilig, yung mga sun exposure nila, kung nakalagay sila sa full filtered sa inyo, ilalagay nyo po muna sila sa bright shaded area, yung nakaka-receive ng mga hanggang 9 o'clock ng umaga. At ang dilig po nila ay after 1 week pa. Konti lang.
hanggang ma-moist lang yung kanilang mga gilid-gilid dyan. Yung mga fertilizer na ginagamit ko sa kanila is pupwedeng NutriCoat, OsmoCoat, pupwedeng cow manure. Kasi ito namang mga panda plants na to ay hindi naman sila na-stress ang colors. So, kung ano yung nakita nyong color sa kanila ngayon, yun lang yun. So, titingkad lang po sila pagdating ng panahon. Hindi sila katulad nung iba na na-order natin ng pink, tapos naging green, tapos i-stress ulit natin ng pink. So, mahirap mag-stress ang halaman dito sa weather natin. May fertilizer or wala is okay po yan sa ating mga halaman. At eto pa guys, wag na wag nyong ibababad sa 7-betaine or ditane ang ating mga mababalahibong halaman. Katulad nitong sina panda plant, basta yung mga mababalahibo, maliliit yung dahon, yung mga string-strings na yan, hindi po sila mapamili bags, aphids, hindi po sila basta-basta nilalapitan ba. Ang mga iiwasan natin sa kanila yung mga fungus ba yun na tinatawag yung parang flakes, yun yung pinakakalaban natin dito sa ating mga panda plants, sa mga tomentosa. Pero sa ngayon, yung nakitaan ko ng flakes is yung aking panda plant pa lang. Yung iba hindi naman, pero sana wag na. At nilalagyan ko po sila or inisprayan ko sila ng mga fungicide. Organic fungicide yung ginagamit ko sa kanila. Kasi meron na ako. Kailangan ko na namang bumili nun kasi nauubusan na po ako. Pasensya na guys doon sa mga nagre-request ng care tips nitong ating panda plant na ngayon ko lang siya nagawa kasi hinintay ko muna na makapag-repot ako bago ako makapag-care tips. Para isang anuhan na lang, isang discussan na lang, or discuss. Ayun lang guys, yung i-care tips ko sa kanila, kung meron po akong nakalimutang bagitin, please comment down below at sasagutan ko po yan. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Ken Dilara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video. Bye!